kalaban ng isang bibiga. Kung itong mga maliliit ng mga Diyos. Nasa halip ng Diyos, sa karamihan ng mga Budhista kong ito, ang binibobe o bibiga, ay hindi perfecto at sa iba ay isang masamang binalaan. No? Sa iba, ibang Budhista kong para ka ng binibobe, binibala, si Adam, si Alamina, si Sombrero, si Stalas, si Jeff Lamao, si Yahweh, tapos ang salita ni Yahweh. Pero sa kanila, hindi ito perfecto. Kaya ang tawag ni Baby God. Ginamit ang salita ni Yahweh. Pero ang tawag ay no specific. Kung ba't tayo, ang text sa akin, sabi sa akin, bakit? Masahin ko sa inyo. Hindi ba lang ang text na bigay ka lang. Kasi mas mula kayo ang messenger kahit na wala ko po. Pwede kang i-message. Basta may sita na free kasi ngayon yung messenger. Sabi ko rin ito maraming. Pwede na yung ismo text ko kung kasi na sabi ko ba yun? Alam niyo ba, Pati, ang puso na po ngayon ang pagsamba kay Lilith, L-I-L-I-T-S. Sabi ko, sino yun? Lilith. Sabi lang nila ay Lilith. Yung sabi nila, yun lang ay isang demon. Yung malagal ko ba yun sa atal ng propeta is the desire. Ang tawag dito ay creator of the night. Living. So, may mga sakto na namin yung una. Kasi tayo kasi nasa sento tayo. Pero ito, kasi siya po, hindi ko nasa sento. Bahagi ko yun. Pero yung tawag, mga demiurge o demiga, no? Si Lilith. Ito yung kanyang simbol, ang kanyang suspension simbol. Ay, wala ba yung mga demiurge o sige, kaya ang simbol nila. Kapag hindi mo alam yan, yan ay hindi mo si Cicel. Simple lang yan, ang bilog at ang pingus. Pag nag sa simbol ako ng si Cicel. Pero sa akin sa ito, we need updating. Okay. Next. Ito na lang ang nilay ko. Para sa iyo. Pari sa isa. Pari sa isa. Pari sa isa. Para ang isang para sa iyo. Ito yung kalimutan ipinupukol sa atin para ang pagsayo. The doctrines and practices for the character and spirit of the Pharisees. Ano to? Religion of servants of external forms of religion without genuine piety. Without genuine piety. Alam nyo, kung isang ay, halimbawa, how do we treat people? Si, kung isang ano ba,
sa grace of our Lord Jesus Christ, na nakapagkailan proseso. Para sa angel, nandun yung pangalala ng nanay, hindi tumitingin doon sa mali. Ngunit yung nanay na rin hinihangat yung pagkakamali. Kaya nga naman sabi natin ngayon, perfect title of faith is called humility. Humility. Yun ang bahagi ng isang pinakita na mahal na pinagpapal niya. Para magpag-usap natin, para magpag-usap ang pag-ibagulad ng mga sa iyo. Yes. Okay. Look at starting with God's also who Abraham to lead to stand, the beginning of an exodus is pointing to a certain future, and God promised Abraham to be the father of great nation. So, makita po natin sa loob today, ang isang inisipere, the endings of the exodus, yun yung simula ng loob today. Ang image of Exodus na kung saan ay pinagunahan ni Abraham. Kaya ang tawag natin ng Exodus ay yung sabi ko natin yung pagkamisyonaryo. Pagkamisyonaryo. Kasi bakit? Kung sinabi natin ng Exodus na yun, you go out of your comfort zone. Hindi ginawag si Abraham, sabi na ito si Abraham. Alisin mo ang aking bagay dito sa Egypto. Hindi ko po ito sa mga Egypto, ako na mga Egypto. Nabubuhay ko din ang mga Egypto sa Egypto. So, pero ang sabi ko ni Nandos, alisin mo siya. Saan kayo pumunta? Nawalan si mga Egypto. Basta ang sabi ko siya, doon sa lugar na kayo ang sasama. Wala pa naman ang mga wala pa naman ang mga. Wala pa ways. Wala pa Google Maps. Wala pa atlas. Hindi nga lang kung saan sila pupunta. Pero yun, no? Yun ang maliwala din ako sa nakita ko na gano'n yung Exodus at yung ayun. Model of missionary spirit. Mission, si Abraham, alisin mo ang aking bayan niya. Umalis siya niya. We, nakalagay mo rin ang ilalim. Nakalagay rin ang ilalim. Points it to uncertain future. Uncertain future. Hindi alam ko lang yung pagkukuha kung saan siya pagkukuha. Ano ba yung kanilang gagawin? Ano ba ang kanilang gagawin? And so to the future. So, bahagi yun ang pag-iwas ng isang nangyayari yung pag-iwas ng parang palataya. Bakit bang ginawa ko? Kasi sa kulang ng Diyos. Sa kulang ng Diyos. Alam niyo po yung hindi ko magbawa na makita ko namin. Kasi kung yung ginagawa na niya po isa, ay pinangawa ka natin na ano ba meron tayo kung para tayo ang tao natin makalitod. Pero, kinakilala natin pumalik sa experience of Exodus na ano yung pinangawa ka sa ipaalaman ng Diyos. Yun ang pinangawa ka ni Abraham. Alam ko, kumisa, kaya kaya kumisan yung mga katikista, hindi lang katikista, kumisan yung mga upang pag-isip pag-isipahan. Kaya kumisan ay nagkakaroon siguro yung problema na makita ko yung kumisan. Kasi pag sinabi ng pari, go, go! Pag sinabi ng pari, stop! Stop! So sa ako, ganun din yung ating yung pag-inig. Na bakit ako pa ka? Ay, kung pag-inig sa natin, yung marami.
Kaya sabi natin ay yung aking kalimitang pagkawalan we go out of our comfort zone. At kapag dumating yung pagkakataon yan, kahit na medyo hindi din yung komportable ng ating lugar, ano na yung pangarapan natin? Sinabihan ng Diyos. Sinabihan ng mga paroko. Sinabihan ng obispo. Kaya kami, ano ang problema? Kapag sinabi ng obispo ko, so ganun ako, kapag sinabi ng mga paroko, yeah.
Kaya kung mag-alala pa o intention, we, when I have a wish to Christ, wants to exist. Sa tayo exist eh, yung unayang natin sa Diyos. Hindi dapat mawala yan. Kaya sa ating sa inyong prayer, hindi dapat mawala yan. Kasi ang fundamento o intention, we unify our existence. Yung relationship natin sa Diyos. Hindi pwede mawala ang Diyos. Kaya sa oras na mawala ang Diyos, o sa pamamagitan ng Diyos, bilang isa lamang sa mga panaglaban natin, ang tawag nyo ay demonetize. We demonetize God. Pag sinabi yung demonetize, natugal ng pera, na wala na ang value, devaluing, hindi ba ang mga. Kaya pag sinabi yung demonetization, eh nalala nyo, no? Ngayon, yung lumangin yung pera na 20 pesos na mabandala na mayroon pang bandera na US, hindi mo na pwede ibili na sa hindi mo na siya pwede ibili sa tindahan. Hindi mo na siya pwede ibali sa bangko. Wala na siya halaga. Ang komisyon na pinagawa na si Diyos. Pinaliit natin ang Diyos. Kaya, hindi na po wala yun. Yung fundamental orientation ni God. Kasi sa oras na ginawa niya, ang mangyari, he breaks down into the multiplicity of his desires. Idolatry is always a pointillism and aimless passing from one to another. Ano yung sabi na? Ngayon, ito trabaho ang mahalaga sa akin. Ang ngayon, ang mahalaga sa akin ang asawa ko. No? So, mawala ng Diyos. Ang Diyos pwede makasama na ang isa sa mga yan. Hindi. Kaya pag sinabi na, don't the mouth, don't the mental orientation with God, nandun pala nila Diyos. Nandun pala nila Diyos. Kaya bahagi yun na ngayon, babalik din tayo dapat naroon yung pagkakilala ng ngayon na pinakuna ng Diyos ng Diyos. Sa oras sa mawala yung umahin ng Diyos sa Diyos, anything will come to love. Munti-munti mawala. Kasi yung magbubid sa atin na nagunahin sa atin sa Diyos. Kaya bahagi na natin mag-ibos tayo. Dapat inuuna natin ang Diyos, hindi dapat mawala ang Diyos. Hindi pwede palitin natin yung unahin natin sa Diyos. Kahit na may mga problema tayo sa pagkakalaman natin sa lingkod na ito. Kaya yung mga sa Diyos, full governmental orientation with man's existence. Kaya pa ko tinig ang mga ito, hindi lang dapat ito ang mga naman sa tao. Una lang ang kailangan ng Diyos. Ano ang sabi ko sa mga 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 ano, kalimutan na parang yung pahala na kami ng mga mga huwag yung kakalimutan na ang alay. Ang Diyos. Yan ang kalimutan ng ginamit yung mga 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 huwag yung para sa atin, huwag na lang. Hindi, pagkita ko lang yung sabi mo. Huwag mo pakalimutan ng Diyos. Because anything will come to God. Kapag nakalimutan ng Diyos. Kaya hindi yung term na natin, kung hindi, pagkita ko lang yung sabi mo. No? Or will praise God in the proficiency of His desire. Kaya maraming tao yung sa mo. Hindi niya nalang kung saan siya pumunta. So, he was broken down to the multiplicity of his desires. Hindi mo makahit kung saan siya patungo mo. Bakit? Nawala ng Diyos. Kaya, bahagi mo
Thank you.
para gawin ang kasalamatan ng Diyos. Diba? Diba? Pati na dahil natang tayo ng Diyos. Okay. Dahil ako'y anak ng Diyos. O, isa pang term. Ano ba isang term? Ha? Ano? Parang makasundo si Kristo. Ako ito eh. Ano ba? Ang gumagawa ng mabuti.
Pero baka